coach CJ Bruton may magandang plano para sa 36ers. Kabilang na kaya dito mga chong ang ating kababayan na si Kai. Dito nga mga chong, sa nailabas sa report ng NBL Huddle ay nagkaroon sila ng pagkakataon na ma-interview ang head coach ng 36ers na si CJ Bruton. Kabilang na sa mga pinag-usapan dito ay ang mga panibagong players sa 36ers at ang ilang mga veteran players. Siyempre mga chong, hindi rin nawala ang naging komento ni coach CJ para sa ating kababayan. Dito mga chong ay binanggit ni coach CJ Bruton ang mga pinagdaanan ng ating kababayan during this past seasons. Kinuwento niya mga chong kung paano nga ba sila nagsanay ni Kai at kung ano-ano ang mga pinagdaanan nito. Kasama na dito mga chong yung pag-uwi ni Kai dito sa Pilipinas para sa pagsali sa Giles Pilipinas at pagbalik ulit dito sa Australia. At dito nga mga chong, sa pre-season ng NBL ay talagang nag-e-eksperimento pa si coach CJ Bruton para sa ating kababayan na si Kai. Naalam niya mga chong kung paano nga ba magandang timpla para sa 36ers, especially mga chong sa paglagay kay Kai Soto. Kasama na dito mga chong yung pagsala niya kay Kai sa first 5. Binanggit niya rin mga chong ang mga minutong maaaring ilaan niya para kay Kai this upcoming season. Around 15 to 20 minutes nga daw mga chong ang swak na timpla para kay Kai ngayong season. Isa kasi sa top priority ito niya mga chong para kay Kai ay yung pagiging healthy nito. Dahil ayaw niya naman daw bugbugin si Kai at baka hindi nga ito makalaro ng maraming games. Dahil less injury, more games to play. Kaya mga chong, iwas na iwas ngayon si coach CJ Bruton na magkaroon ng injury itong ating kababayan. What do you want to see from Kai early doors and then over the course of the season as a whole? Well, just keeping him healthy. Like, as you know, like last year he came in and I was telling you that, you know, 15 to 20 minutes, if I can get there, that's a good thing. I think we got him around 15, and I think I told him 15, and we were on that mark. And that was games he didn't play, but if you talk about the course of the season, his momentum, the way that he played, it just he kept going on that trajectory, which was what we wanted to see. And obviously, into the draft, and he's come out of that on the other side, and now it's about staying healthy again. And so when you've had injuries already, like, you know, I get it from the fans and they want to see him play 25 minutes. I'm not 7'3 and you haven't dealt with what he's had to deal with. So mga chong, wag tayo magtataka kung bakit maiksing minuto pa lamang ang binibigay ni coach CJ Bruton dito sa preseason para kay Kai. Pero ganyan pa man mga chong, napakarami pa rin talagang dapat i-improve ng 36ers. Especially mga chong, tayong mga manonood ay napapansin talaga natin ang ilan sa mga pagkakamali nila. Especially mga chong sa crunch time at sa fourth quarter. Dito talaga mga chong, nagiging crucial ang lahat. Although nakikita naman natin sila ngayon ng ilang mga teamworks, pero sana mga chong ay magkaroon pa si coach CJ Bruton na mas magagandang play para sa ating kababayan na si Kai. Pero ayon nga rin mismo kay coach CJ Bruton mga chong, hindi importante kung mataas o mababa ang magiging puntos ni Kai. Ang mahalaga ay makapag-contribute siya sa team at manalo sila sa mga games dahil yun daw ang mas importante. So yun mga chong, ito ang mga dapat nating expect dito nga sa paparating na season. So more or less mga chong, same as previous season pa rin ang makikita natin dito. Pero syempre magkakaroon pa rin ito ng ilang mga changes dahil sa mga bagong players at panibagong play para kay Kai at sa mga panibagong teammates nito. Abangan natin mga chong ang magiging laban nila sa September 16 contra Southeast Melbourne Phoenix. At kung kayong tatanungin mga chong, sa tingin nyo, kaya na ba ito ng 36ers? Komento lamang inyong palagay. See you on the next one.